morning mga kadarling, ito may bago tayong video. Samahan niyo ako dito sa pagta-transfer ng ating bloodleaf o pulang dahon. Ta-transfer natin ito at maggagawa tayo ng propagation. At ito, ang pagkatanim ng bloodleaf ay pinuputo lang ito diyan sa sanga na yan. Apat na pulgada, ayan mo, pwede na, hanggang anim na pulgada. Ngayon ito, ita-transfer natin kasi malalaki na. Ilagay natin sa magandang paso. At ito, wala naman siyang pinipiling lupa. Pero ang pinakamagandang lupa na gagamitin natin ay loam soil. Ilalagay lang natin sa lupa na yan. Tapos dadagdagan natin ang lupa, itong ating nilagay na madali na siyang mabuhay, ano, para magkaroon ng magandang maturasyon, lumabo. Ganda kasi pag malaki ang paso, malabo. Dali lang siyang padamihin, napakadaling padamihin. Yung iba, ginagamitan nila ng rooting hormone. Ako, hindi ko na ginagamitan ng rooting hormone. Kailangan yung lupa, basang-basa, saka mo itutusok yung sanga. At ilalagay mo sa lilim. Para hindi siya maluto ng araw, lalo ngayon pag-araw. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano kumuha ng cuttings. Ito, meron ako dito ng mga mother plant. Ito, kukuha tayo ng isa, dalawa, sa tatlong sanga na yan. Pwede mo na siyang katingin dyan. Thank you.
Ito yung cuttings natin. Babad muna natin sa tubig. Ito ngayon yung plastic na pinagtanggalan natin. Nilagyan ngayon uli natin sila ng lupa. At transplant tayo ngayon ng cuttings. Ito yung cuttings natin. 4 inches to 6 inches. Yan. Meron kang tatlong sanga. 1, 2, 3. Yung eksakto lang yun. 1, 2, 3. Tama-tama yan, yung murang dulo. Tapos babasain natin itong mga seedling bags na mayroong lupa. Tapos itutusok na lang natin yan. Gasa natin ng konti. Tusok natin hanggang dun sa may lubog yung unang sanga ng dahon. Ito, sa loob ng 3 linggo na ilalagay natin sa lilim na hindi na siya naaarawan. Sa loob ng 3 linggo, pwede na siyang ilabas, ilagay sa araw. Ito, ang bloodleaf, para magkaroon siya ng magandang kulay tulad niyan, ay kailangan 50 to 75% na sa arawan siya o 6 na oras na dapat siyang nasa arawan para ang kulay niya pulang-pula. Ganun lang kasimple ang pagkatanim ng bloodleaf. Ito ay medicinal plant. Ornamental siya at the same time medicinal plants din siya. Ginagamit din siyang gamot. Ngayon, didiligan naman natin itong ating tinanim na ito. Tinransplant natin. Ang ganda ng tingnan kapag ganyang kalalaki. Oh. Ngayon, pwede mo yan ipupruning para lalong lumago, dumami ang sanga. Ito, itong tinransfer na to, kahit na iwanan mo na yan dyan sa arawan, hindi yan mamamatay at hindi rin sa malalanta kasi hindi naman nagalaw ang kanyang ugat. At huwag niyong kalimutan guys, mag-subscribe at i-like. Share ang video na ito. Salamat guys.